have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. All right, guys. I don't know when it was, but I did a little poll, and a lot of you guys said that I should try to do my next unboxing or one of my unboxing in Tagalog, right? So I think I'm gonna do it on this unboxing. Okay. So in 3, 2, 1, Tagalog. Kamusta sa inyo lahat? Naggawa ako ng Facebook like a poll. Tinanong ko kayo kung I should probably gawin kong Tagalog yung next unboxing ko. And I'm struggling right now a little bit. Pero kaya natin yan. Okay? So, pumili ako ng isa sa mga item na nakuha ko. Tandaan niyo yung nagpunta ako sa Comic-Con. And may nakuha ako mga ibang merch. Isa dito yung sa nakuha ko. Okay? So, I think this one galing to from Entertainment Earth. Isa yun sa mga exclusive nila that day for the con. Okay? So, we have here is the Iron Man. It says Iron, nakalagay dyan, Iron Man, I Love You 3000 pin. Pero, this is yung mismong puso ni Iron Man. Nasakit na ba? Alam niyo. Muna, nag-unboxing nga pala ako, pero hindi ko naipakita sa inyo to. Okay, so, pinost ko muna yung video natin. Yan yun, nasa dibdib ni Iron Man yung ina-unbox natin. Okay, so, sana nakikita nyo. Diyan. Yan. So, yan yung ina-unbox natin, yung nasa dibdib niya. Okay? So, sa tingin ko, ito is galing sa, maybe sa Endgame ba yun? Yung huling-huling Avengers Endgame, di ba? Yung namatay siya dyan, spoiler alert. So, ito yun, guys. Kita nyo, may sticker pa yan, hindi ko pa nabubuksan. So, tanggalin natin yung sticker niya. Maganda yung box niya, okay? Simple, kulay ni Iron Man. Cells 1, nakalagay. Made in China. The Infinity Saga, Marvel. Ayan yun. Yung parang emblem niya, yung puso niya. Yung nagbibigay sa kanya ng lakas. Okay? Ayan, Entertainment Earth 2023 debut of this item. Okay? So, ano to? 230 out of 500 ang ginawa lang nila. Okay? So, 230 to out of 500. Alright? You know what? I'm gonna, lalagay ko rin yung English sa closed caption naman para naman yung hindi nakakaintindihan ng Tagalog. Hindi naman sila ma-left out. Okay. So, here is the sticker na. Tanggalin natin. Wala yung ano ko eh. Yung blade ko na sa baba eh. Iniram kasi ni Audrey eh. Hindi, sabit lang sana to. Tanggalin. Okay. Yun. Natanggal na rin sa wakas. Dahan-dahan lang siguro. Ayun. Mabigat siya. Okay? Mabigat siya. Hindi siya plastic ang dating. Okay? So, let's see. Kung ano siya. May baterya siya. Mabigat siya. Okay? Bakal siya. Okay? Hindi siya yung plastic na may ano ba dito sa loob? Ano ba meron pa dito? Display case lang talaga to. Ganun lang siya. Yeah, ganun lang siya, guys. Display na display case lang talaga to. Wala siyang other na function o ganun. Case na case lang siya. Maganda. Foam dyan. Protective. Pero ito yung bida dyan eh. Tingnan nyo naman. Okay? Pinag-iisipan ko eh, nakita ko, sabi ko, kunin ko kaya to or hindi. Kasi sa sobrang dami, kasi pag nagpupunta kayo ng con, sa sobrang dami doon na mga binibenta nila, mga exclusive, talagang malilito kayo.
sa kayong hindi nyo alam kung ano yung gusto nyo talaga, nako, siguradong uuwi kayo, magtataka kayo kung bakit nyo pinagbibili yung mga bagay na yun. Okay? Nung una, nag-umpisa ako, ganun ako. So, eto may nakikita akong napipindot dito eh. Ayun. So, pag pinindot nyo siya dito, okay, dalawang fang, okay. Pag unang pindot, steady lang siya. Pangalawang pindot, medyo nagpa-pulsate siya ng ganyan. Tapos, yung pangatlo, blink siya ng medyo mabilis-bilis. Okay? Etong ano na to, talagang magandang i-display to talaga. Yun ang talaga function niya. You know? Baka maganda nga, iwan nyo pa dito sa case na to eh. Dahil maganda naman yung case niya eh. Diba? So, lagyan nyo yung display na ganyan. Pero patayin natin yung ilaw, tingnan natin kung gano'n talaga siya ka kalinaw ba. Okay, patayin din yung ilaw muna dito sa loob. Okay. Ilang ilaw natin dito. Hulaan nyo, ilang ilaw ko dito? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. Ayan yung una. Ito yung pangalawa. Okay, ito naman yung pinakamalaking ilaw natin dito. Hawakan ko, baka hindi ako makikita. Okay. Ganyan siya ngayong kaliwanag. Antindi. Okay? Ewan ko kung anong kulay siya sa camera, okay? Pero sa akin, asul siya. Like sky blue na ganyan. Antindi. Ang ganda talaga. Puti na lang talaga. Kinuha ko siya. Kundi, siguradong pinagsisisihan ko yan. Ewan ko lang kung available pa to sa Entertainment Earth na website. Natandaan ko, 100 ata. 100 ata siya nung nabili ko. Ang dating nun, dahil nga exclusive, pagpunta nyo doon sa harap mismo, mag-scan kayo ng QR code. Ngayon, sa QR code, sasabihin sa inyo kung kayang kayo pwedeng bumalik. Para pumila, okay? Hindi para bumili. Para pumila. So, nag-scan ako ng QR code. Tapos, nakalagay doon kung anong number ako pwedeng bumalik, anong oras. Pagbalik, pila kayo. Tapos, habang nakapila kayo, meron kayong menu na nakalagay lahat yung exclusive ng Entertainment Earth. Okay? Sa Entertainment Earth na, booth lang to, okay? So, meron kayong menu. Ngayon, pagdating nyo doon sa kahera, tatanungin nila kayo, anong gusto mo? Diba? So, dapat ready ka na. Okay? Ito yon, isa sa kinuha ko sa Entertainment Earth. At saka ito, yung sketch ni ano, ni sketch edition ni McFarlane Toys. Ito yun dyan. Ano din siya, itong 3,000 pieces lang daw ginawa. Ito iniisip ko, kung bubuksan ko, kasi yung gantong exclusive na ganito, action figure na ganyan, pag binuksan nyo, yung value nyo talaga baksak agad. Okay? Nakikita niyo yung mga ganyang maliliit na plastic, okay? Iniisip niyo mas matindi yung Hot Toys, di ba? Hindi totoo yan. Kahit basta collectible siya, kahit plastic lang siyang ganyan, ang presyo niya, pagtagal-tagal, matindi. Kagaya na itong isang to, okay? Ito. Plastic lang yan, ha? Ano siya? Si Clone Commander Bly siya, okay? Medyo may alikabok pa nga kasi nakalagay lang dito sa studio ko eh. Hindi ko dini-display eh. So, nakita nyo yan. Ano yung Clone Commander Bly yan? Okay, sa Star Wars, okay? Ang pinaka, speaking nga, nadala tuloy tayo sa exclusive. Speaking sa exclusive, kita nyo yan, nasa box. Matagal na sa akin to, okay? Ito yung pinaka-unang-unang nakalagay. Yung original, ano nito, presyo nito, $20. $19.95, ganun. Ngayon, dahil sa nagkamali ng pintura ang Hasbro. Hasbro gumawa niyan eh. No? Nagkamali sila ng pintura. Ito lang, out of, sa tingin ko, mga 10 lang kami meron nito eh. Nakachamba lang talaga ako, okay? Natama ang pintura sa helmet niya. Kita niya yung dire-diretso yung brown, pababa hanggang baba niya. Ngayon, yung pangalawang print ng Hasbro, hindi tama yung pintura. Okay? So ngayon, nung nalaman ng mga collector na ganun pala, tumaas nga yung value niya.
huling-huling alok sa akin ng isa sa collector, okay? Dahil talaga pag pintura, ibang variation ganyan, talagang pinaghahabolan niya. $375 to. So from $20 to $375. Kita niyo? Maliit lang 'yan, 6 inches lang 'yan. Okay? Majority niyan PVC sa plastic. Pero kaya depende, hindi ka nakita yung Hot Toys ko, matitindi kumpara yan. Pero mas maraming kolektor nito kesa sa Hot Toys. Okay? Lalo na yung 3 and 3 quarters, yung maliit, yun ang original eh. Mga bata tayo, ewan ko natatandaan nyo na, ewan ko ilang taon na kayo dyan. Pero nung bata pa ako, maliliit lang siya, 3 and 3 quarters nga. Etong version na 6 inches, baguhan rin lang ito eh. Siguro mga 2009, ganyan nag-umpa sa 6 inches. So, nakurso na daan ko lang yung 6 inches kasi mas malaki, mas magandang detail, di ba? So, yeah. Kaya ito ngayon, collector yan. Kaya pag may mga collector edition, doon ako nakakuha na na-attract. So, let me know guys, anong sa tingin niyo dito? Matindi talaga. Okay? Siguro one of these days ang gawin natin, magawa ako ng giveaway na ganito naman para sa inyo. Para magkaroon din kayo o kung collection niyo din. Okay? So, let me know kung ano sa tingin niyo dito sa Iron Man na to. Huwag niyong kakalimutan i-share yung mga video natin, ha? Kita niyo naman, nagtagalog ako sa inyo kahit medyo hirap-hirap. Okay? Salamat sa panonood. And ilang araw na lang, giveaway na naman natin sa September. Okay? So, maraming salamat. Pakishare na lang. Like niyo lang yung video. So, until next time, I'll see you on the flip side. Damn. Yeah.